Bukas ang pamahalaan ng Pilipinas at Kuwait na resolbahin ang isyo sa ipinatupad na entry ban ng mga bagong OFW. Pero aminado si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na posibleng matagalan pa ang pag-uusap matapos questionin ng Kuwait ang shelter ng embahada kung saan nagpupunta mga OFW na tumatakas naman sa kanilang amo. Babalik umano ng Kuwait ang delegasyon ng Pilipinas sa Hulyo para muling talakayin ang isyo. Hindi po nila binawi at hindi kami nangako bago pinadala yung ating delegasyon na mababawi yan dahil sa dalawang araw ng pag-uusap. No? Tayo nag-umpisa niyan dahil nag-suspend din tayo ng deployment ng household workers. Ang diplomasya, hindi basta-basta yan kasi otherwise quick fix solutions ang gusto natin. Ayaw natin na basta lang tayo papayag sa anong gusto nila. Alam natin, hindi sila papayag so kahit anong gusto natin. Between two parties, it takes time. At saka, kung pumayag man tayo, parang wala na tayong national integrity o dignity. No? Yes. Pinatupad ng Kuwait ang entry ban, tatlong ban, matapos ang deployment ban ng Pilipinas naman sa mga bagong domestic helper kasunod ng pangre-rape at pagpatay sa OFW na si Julibee Branara noong Enero. Bukod pa ito sa kaso ng domestic worker na si Joanna Dimafiles na pinatay ng babaeng amo at itinago pa sa freezer.